Kumusta sa lahat? Ngayon gusto kong ibahagi ang kwento ng pagbabagong anyo ng isang batang lungsod, si Anna. Ang ama ni Anna ay isang matagumpay na negosyante, habang ang ina niya ay isang masipag na katuwang sa negosyo. Si Anna ay 15 taong gulang, namumuhay ng marangyang buhay, may lahat ng bagay, pinakabagong elektronikong kagamitan, branded na damit, at mga kaibigan na humahanga sa kanya dahil sa kanyang kayamanan. Siya ay makasarili, suwail, madalas hindi pumapasok sa klase, nagmamadali sa kalsada, at gumagastos ng walang habas. Pakiramdam niya na hindi siya naunawaan ng kanyang mga magulang at nakikipag-usap lang sa kanila kapag kailangan niya ng pera. Sa pang-araw-araw, ang lahat ng pangangailangan ni Anna ay inaasikasong yaya o driver, halos hindi siya nagsasarili, tila isang malaking sanggol. Dahil abala sa negosyo, bihirang magkaroon ng oras ang kanyang mga magulang para sa kanya. Hindi nila iniisip kung siya ay magiging matagumpay at hindi rin nila inaalala kung siya ay magiging independent. Sa ganitong malamig na pamilya, hindi alam ni Anna kung ano ang pagmamahal at hindi rin siya marunong magbahagi o magmalasakit sa iba. Isang gabi, isang biglaang pangyayari ang nagpatigil sa katahimikan ng pamilya. Ang ama ni Anna ay inakusahan ang pagkakasangkot sa pandaraya sa pananalapi at inaresto. Bumagsak ang mundo ni Anna, hindi niya maintindihan kung bakit ito nangyayari sa kanyang pamilya. Pilit na ipinaliwanag ng ina niya ang sitwasyon, ngunit walang epekto sa mga pulis. Walang magawa si Anna kundi panoorin ang pag-alis ng ama niya na may takot at pagkabahala. Sinabi ng ina niya na ang lahat ng ari-arian ng ama niya ay nakumpiska, kaya mula ngayon, hindi na siya ang prinsesa na inaasikaso ang lahat ng kanyang pangangailangan. Upang tutukan ang mga kaso ng ama niya, nagpa siya ang ina ni Anna na ipadala siya sa probinsya upang manirahan pansamantala sa kanyang mga lolo't lola. Bitbit ang kaba at inis, sumakay si Anna ng tren, takot at aligaga sa paparating na buhay sa probinsya. Habang nakatingin sa nagbabagong tanawin sa labas ng bintana, punong-puno si Anna ng pagkalito at panghihinayang. Hindi niya alam kung paano niya tatanggapin ang simple at payak na pamumuhay sa probinsya. Inaalala rin niya ang estado ng kanilang pananalapi at kung ano ang kahinatnan ng kanyang kinabukasan. Hindi niya maiwasang magtanong-tanong sa sarili, lubog sa kawalan ng direksyon, kung ano ang naghihintay sa kanya. Pagbaba ng tren, nakita ni Anna ang kanyang lolo at 5 taong gulang na pinsan, si Aboy, na naghihintay sa kanya sa istasyon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Anna si Aboy at medyo hindi siya komportable. Si Aboy ay anak ng tita niya na nagtatrabaho sa ibang lugar kasama ang asawa, kaya't iniwan nila si Aboy sa mga lolo't lola para mag-alaga. Si Aboy ay matalino, masigla at magiliw, hindi nahiya. Pagkatapos ipakilala ang sarili, kinuha ni Aboy ang bagahe ni Anna at niyaya siyang lumabas ng istasyon. Sumakay sila sa traktora na minamaneho ng lolo na nagbigay kay Anna ng bagong karanasan. Habang nakaupo sa traktora, tinitignan ni Anna ang paligid na puno ng lunti ang palayan, malawak na damuhan, at mga prutas at bulaklak na nasa paligid na may bundok na natatakpan ng ulap sa malayo. Sa malayo, makikita ang mga baka at kambing na nagpapastol. Nilalanghap ang sariwang hangin, lahat ng nakikita ni Anna ay nakakabighani. Sa sandaling ito, pansamantalang nakalimutan ni Anna ang sakit ng pag-alis sa tahanan at nalunod sa kagandahan ng tanawin ng probinsya. Halos hindi pa sila nagtatagal sa paglalakbay, ngunit narating na nila ang bahay ng lolo. Walang mataas na gusali tulad sa lungsod, tanging mga kubo at kulungan ng mga manok, pato at baka. Lubhang kakaiba ang bahay ng lolo sa kanilang bahay sa lungsod, walang magarbong kagamitan, tanging simpleng muebles lang. Ang sitwasyon ay labis na nagula kay Anna, walang tubig na umaagos, walang refrigerator, telebisyon, modernong banyo at palikuran, lalo na telepono at kotse. Maingat na pinagmasdan ni Anna ang lumang bahay na ito, kahit malinis ay napakasimple at luma, may mga bintanang pinapalitan ng papel. Hindi alam ni Anna kung paano mabubuhay sa ganitong kalagayan at hindi rin niya alam kung gaano katagal siya mananatili dito. Tahimik lang siyang nananalangin, umaasa na malulutas na agad ang problema ng kanyang ama at mailigtas na siya ng mga magulang mula sa probinsya. Sa ganitong pag-isip, hindi niya mapigil ang umiyak. Sa hapunan, magkasamang nakaupo sa isang maliit na bilog na mesa sina Anna, Lolo, Lola at si Aboy. Habang kumakain at nagkukwentuhan, napansin ni Anna ang mainit na samahan ang pamilya. Napagtanto niya na ang huling pagkakataong kumain siya, kasama ang kanyang mga magulang ay parang matagal na. Sa sandaling iyon, labis niyang na-miss ang kanyang ama't ina, hindi alam kung kailan sila muling magkasasama. Sa gabay ng kanyang lolo at lola, natutunan ni Anna ang simpleng paraan ng pamumuhay. Tumulong siya sa lolo sa gawain sa bukid, nakipagtulungan sa mga kapitbahay, at unti-unting nakisama sa mundo ng probinsya. Nagsimula siyang tanggapin ang katotohanan at unti-unting naramdaman ang hirap ng buhay. Wala na ang yaya at mga magulang, kaya't lahat ng bagay ay kailangang asikasuhin niya mismo. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Anna ang saya ng pagiging independent. Napagtanto niyang ang paglalakbay mula sa pagiging malaking sanggol tungo sa pagiging isang ganap na tao ay hindi ganoon kahirap. Para siyang nagising mula sa mahabang pagkakatulog at sinubukan ang bago at tunay na karanasan. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nasanay si Anna sa buhay sa probinsya.
Ang araw-araw na maayos na pamumuhay ay nagdulot ng pagbabago sa kanyang katawan, isipan at kaluluwa. Ang matagal na niyang problema sa pagtulog at sakit ng ulo ay unti-unting naglaho at pagkatapos ng trabaho, lumakas ang kanyang gana sa pagkain at hindi na siya mapili sa pagkain. Bukod sa kanyang batang pinsan na si Aboy, nagkaroon din si Anna ng ilang matalik na kaibigan tulad ni Nashokwa at Yanzi na kaedad niya. Naging malapit siya sa mga bata sa nayon at tinuruan siya ng mga ito kung paano manghuli ng isda sa lawa, manghuli ng palaka, maghukay ng lupa para sa pagluluto ng kamote, at gumawa ng mga basket at sombrero mula sa mga dahon. Natutunan din ni Anna kung paano magpakain ng mga manok at pato, at magpasto ng mga baka at kambing sa burol na lahat ay bago at masaya para sa kanya. Tuwing panahon ng anihan, tinutulungan niya si Aboy sa pagtulong sa kanyang lolo't lola sa mga gawaing bukid at natutunan niya ang maraming bagay na hindi pa niya nasubukan noon. Nagsimula siyang mag-enjoy sa resulta ng kanyang pinaghirapan at ang kasiyahan ng pagbibigay sa iba. Mula sa kanyang lolo at lola, naramdaman niya ang init at kasiyahan na hindi niya naranasan mula sa abala niyang mga magulang. Ang 6 na buwang karanasan sa probinsya ay nagturo kay Anna ng kasiyahan sa buhay sa bukid at ang kabutihan, kasimplahan, responsibilidad at pagmamalasakit ng mga tao sa nayon. Sa pag-alala sa mga alitan at suwail na ugali niya sa bahay kasama ang kanyang mga magulang, nakaramdam si Anna ng malalim na pagsisisi at pagkalungkot. Sinimulan niyang muling suriin ang kanyang dating buhay, naunawaan at iginagalang ang halaga ng trabaho at natutunan kung ano ang tunay na responsibilidad at pagmamalasakit. Napansin ni Anna na maraming mga bata sa probinsya ang iniwan ng kanilang mga magulang upang magtrabaho sa malayong lugar kaya't ang mga lolo't lola ang nag-aalaga sa kanila. Dahil abala sa bukid ang mga matatanda, ang mga batang medyo mas matanda ay nag-aalaga sa kanilang mga nakababatang kapatid. Isang araw, nakita ni Anna ang isang kaklase na nagdadala ang 3 taong gulang na kapatid sa paaralan. Sa klase, habang nag-aaral, inaalagaan niya ang kanyang kapatid ng tahimik. Hindi makapaniwala si Anna sa kanyang mga nakita. Naintindihan niya na sa harap ng kahirapan, ang kakayahan ng tao ay lumalabas. Napagtanto niya ang kasabihang, ang mga bata sa mahirap na kalagayan ay mabilis na nagiging responsable. Ang kanyang konsensya ay naantig at naramdaman niya ang kahiyan sa hindi niya pagkilala sa kanyang mga pribilehiyo at yaman sa lungsod. Naalala ni Anna ang kanyang mga araw walang habas na paggasta. Isang araw, narinig niya ang kwento ni Shokwa na naglalakad ng ilang kilometro upang magbenta ng gulay ngunit hindi sapat ang kinikita para sa pang-araw-araw na gastusin ang pamilya. Si Yanzi naman ay kinailangang magtipon ng mga dahon ng saa buong umaga para lamang kumita ng 5 piso. Naalala ni Anna kung paano siya gumagastos ng 1,000-1,000 piso ng walang pag-aalinlangan. Sa puntong iyon, naunawaan ni Anna ang hirap ng kanyang mga magulang. Nagsimula siyang mag-isip kung ano ang layunin ng kanyang buhay. Napagtanto niya na mahal siya ng kanyang mga magulang at nagdesisyon siyang maging mabuting anak na hindi na magbibigay ng alalahanin sa kanila. Naalala niya ang kanyang dating malamig at suwail na ugali at nakaramdam ng matinding pagsisisi. Hindi niya mapigilang umiyak at hangaring sabihin sa kanyang mga magulang, Mama, Papa, mahal ko kayo. Habang nasa probinsya, araw-araw ay umaasa si Anna na darating ang kanyang mga magulang upang sunduin siya. Ipinaliwanag ng lolo na kung kaya ng ina niya, matagal na itong dumating. Subalit, hindi pa natatapos ang kaso ng kanyang ama kaya kailangan maghintay siya. Pagkatapos ng 6 na buwan, napatunayang inosente ang kanyang ama at dumating ang kanyang ina sa probinsya upang sunduin siya. Sa mga buwang iyon, nagkaroon si Anna ng malalim na koneksyon sa mga kapitbahay, mga kaklase, mga hayop at sa kagandahan ng probinsya. Malungkot man siyang bumalik, sumakay siya ang tren pauwi. Habang nasa tren, napansin ng kanyang ina na tila naging mas matanda at responsable si Anna. Habang inaalala niya ang mga karanasan sa probinsya, hindi na siya ang dati niyang suwail at galit na sarili. Napuno siya ng pag-asa at determinasyon sa hinaharap. Pagbalik sa bahay, si Anna ay naging masunurin at mapagmahal na anak. Nagsimula siyang mag-aral ng seryoso, alam niyang kailangan niyang pahalagahan ang kanyang mga pagkakataon at mahalin ang kanyang mga magulang. Naintindihan niya ang hirap ng kanilang buhay at nagsimulang mag-alala para sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Hindi na siya naghangad ng marangyang bagay, bagkus mas binigyang halaga niya ang kanyang edukasyon at personal na pag-unlad. Ang relasyon niya sa kanyang mga magulang ay naging mas malapit at masaya. Sa panahon ng pagkawala ni Anna, bukod sa pag-aayos ng kaso ng ama ni Anna, sinimulan ding pag-isipan ng ina niya kung ano ang tunay na kaligayahan at kahulugan ng pamilya. Nang makita nila ang malinaw na pagbabago ni Anna, labis silang natuwa at naisip na kulang sila sa pag-aalaga, pagkalinga at paggabay kay Anna. Kaya't nagpa siya sila na maglaan ang mas maraming oras sa paglaki ni Anna upang bumuo ng masayang tahanan. Sa masusing pagninilay, nagpa siya ang mga magulang ni Anna na pasamantalang tumigil sa trabaho ang kanyang ina upang mag-focus sa pag-aalaga kay Anna. Naintindihan nila na ang tagumpay sa negosyo ay walang katumbas sa pagpapalaki ng isang mabuting anak. Naging masaya si Anna sa bagong atensyon ng kanyang mga magulang at naging mas malapit at mas masaya ang kanilang pamilya.
Matapos ang makabuluhang karanasan sa probinsya, bumalik si Anna sa lungsod at muling nag-adjust sa buhay paaralan. Hindi na siya ang dating swell na kabataan, kundi isang mas masikap na estudyante. Sinimulan niyang pahalagahan ang mga pagkakataong mag-aral at nagkaroon ng mataas na marka. Naging aktibo siya sa volunteer team ng paaralan at sumali sa mga community service activities. Sa klase, naging class officer siya at tumulong sa mga kaklase sa kanilang mga problema sa pag-aaral at buhay. Naging modelo siyang estudyante at nakilala ng mga guro at kaklase. Sa mga debating at scientific competitions, madalas siyang nananalo at kalaunan ay pumasok sa isang prestihiyosong universidad. Pagpasok sa kolehiyo, pinili ni Anna ang kursong design na talagang gusto niya at patuloy na naging masipag at masigasig. Sa kolehiyo, hindi lamang siya nakatuon sa pag-aaral, kundi naging aktibo rin sa iba't ibang mga aktibidad sa campus at mga pagkakataon para sa internship. Naging vice-presidente siya ng student council, nag-organisa ng mga malaking events, at naging matagumpay sa kanyang internships, kaya't nakakuha ng maraming job offers mula sa mga kilalang kumpanya. Ang presidente ng student council ay si June, isang kabatch na architecture student na galing sa probinsya. Dahil sa kanilang magkatulad na pinanggalingan, nagkaroon si Anna ng espesyal na interes kay June. Nag-umpisa silang magdate at ang kanilang relasyon ay lumago hanggang sa kanilang graduation. Sa loob ng 4 taon sa kolehiyo, hindi lamang nagkaroon ng maraming kaalaman si Anna, kundi natutunan din niya ang tamang pakikitungo sa tao at ang pagpapatuloy sa kanyang mga pangarap sa harap ng mga pagsubok. Siya ay nagmula sa pagiging swell na kabataan hanggang sa pagiging isang mature at responsible na kabataan. Pagkatapos ng graduation, nagtayo si Anna ng kanyang sariling design company. Nagtrabaho siya ng husto at maayos na pinamamahalaan ang kumpanya na nagresulta sa matagumpay na operasyon nito. Sa unang bahagi ng kanyang negosyo, malaking suporta at tulong ang ibinigay ni June na naging dahilan upang magdesisyon silang magkasama sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ang kaalaman ni June sa architecture at expertise ni Anna sa design ay nagpatibay sa kanilang kumpanya. Sa loob ng 3 taon, nagdesisyon silang magpakasal at nagdaos ng isang masaya at grandiosong kasal. Sa kasal, dumalo ang kanilang mga pamilya at kaibigan at napatunayan ang kanilang kaligayahan at pag-asa sa hinaharap. Hindi nakalimutan ni Anna ang 6 na buwang pamamalagi sa probinsya. Sinusuportahan niya ang kanyang pinsan na si Aboy sa pag-aaral sa kolehiyo at pinagawa ang bahay ng kanyang lolo't lola. Nais din niyang pagandahin ang mga kalsada sa kanilang nayon. Si Anna at si June ay nagdesisyon na magtayo ng bed and breakfast at negosyo sa turismo sa probinsya upang maengganyo ang mga turista at magbigay ng trabaho sa mga residente upang mabawasan ang mga bata na naiwan sa probinsya. Sa pagbabalik ni Anna sa nayon, tinitignan niya ang mga bata at nakaramdam lubos na kasiyahan. Alam niyang ang karanasang ito ang naging pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay, nagturo sa kanya ng halaga ng pagbabahagi, pasasalamat at pagbabalik loob. Ang kwento ni Anna ay nagpapakita na sa kabila ng hirap at pagsubok, kung tayo ay magpapatuloy at magsusumikap na magbago, tiyak na darating ang isang maliwanag na hinaharap. Ipinakita ng kanyang karanasan ang lakas ng pagmamahal at responsibilidad na nagturo sa atin ng kahalagahan ang paglaki at pagbabago. Sa harap ng mga pagsubok, siya ay nagmature mula sa pagiging swell na kabataan patungo sa isang matalino, responsable, at matagumpay na negosyante. Hindi lamang niya binago ang kanyang kapalaran, kundi nagbigay din siya ng tulong sa nayon na nag-alaga sa kanya. Ito ang tunay na diwa ng kanyang kwento na nagpatunay sa kanyang paglalakbay ng pagbabago. Ito ang kwento natin ngayong araw. Hiwag kalimiting mag-like, mag-subscribe, at mag-share. Hanggang sa muli, Palam!